Bata pa lamang si Jonas ay pumanaw na ang kanyang ama't ina, pati rin ang nag-iisang kapatid. Paano ba naman kasi, inabot sila noon ang baha sa dati nilang tinitirhan. Hinding-hindi niya makakalimutan kung paano pasukin ng baha ang bawat sulok ng kanilang bahay. At sa mabilis na oras lang, ay dumarami na ang tubig. Hanggang sa isang iglap, ay nawasak ang dingding ng kanilang tahanan. Tinangay ng pagragasa ng tubig ang tatlong minamahal niya sa buhay. Kitang-kita niya kung paano ang mga itong humihingi ng tulong. Nag-aalala pa nga ang mga ito para sa isa't isa, hanggang sa tuluyan nang mawala ang mga ito sa kanyang paningin. Panay ang pag-iyak noon ni Jonas. Sumasabay ang hagulgol niya sa pagpatak ng buhos ng ulan at pati na rin sa malakas na kulog. Mapalad siya ng mga sandaling iyon dahil nakakapit siya sa isang bakal na hindi naaabot ng baha. Kahit bumilang lang ng oras, nasaklolohan siya ng mga rescuer, isinakay sa rubber boat at idinala sa shelter. Dito niya nakilala ang kumupkop sa kanya. Ang pangalan ng mag-asawang ito ay si Mang Pilipo at Aling Melba. Kapwa rin itong nakaligtas sa nangyaring trahedya at wala na itong anak. Kahit noong humupa ang bagyo, isinama siya ng mga ito sa kabilang probinsya. Meron pa kasi silang isa pang bahay, ngunit naman na pa ito ni Mang Pilipo sa kanyang lolo. Doon tumira si Jonas hanggang siya ay lumaki na. Apelyido na rin ang panibagong ama ang ginamit niya. Isang hapon, habang umuulan, makikitang nakatambay sa balkonahe si Jonas. Nilapitan siya ni Aling Melba at nagtanong sa kanya, "O anak, naaalala mo na naman ba yung tunay mong mga magulang?" Kahit napatingin naman siya sa itinuturing niyang ina. "Opo ma, naaalala ko pa rin po sila. Kahit 19 na taon na pong nakakaraan, 8 taon pa lamang po ako noon. Ngayon ay 27 anyos na po ako. Alam mo ba ma, kada umuulan parang naririnig ko pa rin yung boses nila na humihingi sila ng tulong. Mabuti na lamang po noong lumipat tayo dito ay natagpuan na yung mga katawan nila at dito ibinurol. Inaamin ko ma, napakasakit pa rin po sa akin ang mga pangyayaring yun." Kwento ni Jonas. "Matatanggap mo rin yung pagkawala nila anak. Ganun talaga, mahirap kalimutan. Pero nandito naman kami ng papa mo at pinupunan ka namin ng pagmamahal araw-araw." Wika ni Aling Melba. Naaalala ni Jonas na meron nga palang isang anak ang mag-asawa noon. Ngunit namatay na bago pa mangyari ang bagyo. Nakaranas rin sila noon ng sakuna. Kaya nga lang, hindi sa baha, kung hindi dahil sa lindol. Dadaganan ito ng mga tipak ng bato galing bakod, kahit agaran itong namatay. "Minsan nyo na rin pong naikwento ang nangyari sa tunay nyong anak ma. Tanggap nyo na rin po ba?" Tanong niya rito. "Oho anak, tanggap ko na, dahil matagal nang nangyari yon. Pero ang kalimutan siya, ay hindi, gaya ng sayo. Habang buhay na silang nakakintal sa alaala natin, pero masaya kami ng papa mo, dahil nawalan nga kami ng anak, pero binigyan naman kami ng Diyos nang magkaroon ulit kami ng isa pang anak sa katauhan mo. Hindi naman kami nabigo dahil kahit na mahirap ang buhay natin, ay masipag ka anak, at higit sa lahat, napalaki ka namin ng maayos." Tugon naman ito. "At nagpapasalamat rin po ako sa inyo ma, dahil kayo nga po ang naging magulang ko. Kung hindi niyo po ako kinupkop, hindi ko po alam kung anong klaseng buhay ang meron ako ngayon." Wika naman ni Jonas. Hanggang sa maya-maya, ay niyaya niya na ang kanyang ina na pumasok na. Nagtimpla rin siya ng kape para sa kanilang dalawa at nanood ng telebisyon. Sa mga sandaling iyon, ay walang pasok sa trabaho si Jonas. Isa kasi siyang stock clerk sa grocery store. Ngunit dahil masama ang panahon, ay lumiban muna siya. Samantalang ang kanyang ama naman ay wala sa bahay ng sandaling iyon sapagkat isa itong sundalo at nadestino sa Mindanao. Sa pagkakaalam niya, 3 buwan pa bago ito umuwi sa kanila. Gusto siyang pag-arali ng kanyang ama nang makapagtapos siya ng sekundarya. Pero nahihiya na siya na humingi ng panggastos dahil kahit apelyido man ito ang gamit niya, para sa kanya hindi pa rin magbabago na siya ay isang ampon. Kaya tumayo siya sa kanyang sariling mga paa. Sinubukan naman niyang mag-aral dati habang nagtatrabaho. Ngunit kalaunan ay hindi niya kinaya.
mahirap sa araw-araw na kalahati ng araw ay napupunta sa mabigat na trabaho at yung natitira ay pag-aaral na halos sumabog na ang kanyang utak dahil bukod sa pagod ang katawan ay pagaganahin pa niya ng husto ang kanyang isip. Samantala, sa pagpatak ng hapon ay naisipan ni Jonas na bumili ng merienda. Natanong pa niya ang kanyang ina kung ano ang gusto nitong kainin. Balita ko may pancake raw sa tindahan ni Nena. Doon ka bumili anak, paborito ko yun eh. Mabuti na lang ay tumila na ang ulan, kahit makakalabas ka na ng walang payong. Tugon naman ni Aling Melba. Kilala ni Jonas si Aling Nena. Kumari ito ng kanyang ina. May apat itong anak. Yung isa ay nasa ibang bansa at doktor ito. Samantalang yung tatlo naman ay nasa Maynila. Yung bunsong anak nga ng ginang ay nakakalaro niya noong maliit pa lamang siya. Close na close sila nito dati. At 10 taon lamang sila nang magkahiwalay dahil pinag-aral ito sa lungsod. Kaya't kahit matagal nang nangyari iyon, hindi niya makakalimutan ang batang iyon dahil naging mabuti niya itong kaibigan. At sa mga sandaling iyon, ay naisipan niyang pancake na rin ang bilhin dahil masarap naman talaga ito. Nakita niyang kumukuha ng pera sa pitaka ang ina, kaya't pinigilan niya ito. Mawag na, itabi niyo na lamang po yung pera at sagot ko na po yung almusal natin. Para saan pat nagtatrabaho pa ako, bibili na rin po ako ng soft drinks dahil balita ako rin na may sari-sari store na si Aling Nena. Kaso nga lang, minsan lang ako nakakabili roon dahil may kalayuan. Wika naman ni Jonas. Sige anak, itatabi ko na lang itong pera ko. Paborito ko kasi yung pancake eh. At siya lang yung nagtitinda ng ganito rito. Yung iba kasi ay sa palengke pa. Tugon ni Aling Melba. Kahit lumabas na si Jonas para bumili. Kahit 2 kalsada pa ang layo, ay nilakad niya na lamang ito. Hanggang sa makarating na siya sa tindahan, nakita niyang may naglalarong batang lalaki sa konting bahana na ipon sa kalsada. Maruming marumi na yung kamay nito, kahit pinagsabihan niya yon. Toy, marumi ang tubig na yan ha, at hindi natin alam kung may ihiyan ng daga, kaya huwag mong kawkawin yan, at baka masugatan ang kamay mo. Gusto mo bang magkasakit? Dahil dito, ay napasulyap sa kanya ang batang sa tingin niya, ay 2 taong gulang pa lamang. Nang makita siya nito, ay bigla itong nagulat at umiyak na para bang takot na takot sa kanya. Agad itong dumiretso papasok sa bahay ni Aling Nena. Naisip niya tuloy na baka apo ito ng ginang sa isa sa mga anak na lalaki sa Maynila. Walang tao sa tindahan, kaya't bahagya siyang sumigaw nang bibili siya. At ilang saglit lang, ay lumabas na si Aling Nena. Yung tirahan kasi nito ay may tindahan sa harapan. Sinusian muna ng ginang yung pintuan at pagpasok nito, dito ito nagtanong. Iho? Anong bibilin mo? 6 na pancake. Tig-3 po kasi kami ni Mama. Saka 2 soft drinks po. Yung maliit lang po, Aling Nena. Apo niyo po ba yung naglalaro dito kanina sa labas? Ngayon ko lang po kasi siya nakita eh. Tanong pa ni Jonas. Oo, iho. Apo ko siya. Katunayan, sa Maynila yun pinanganak nung naghiwalay yung anak ko at yung kinakasama niya. Dito na sila tumira. 2 buwan na sila rito. Aha! Kaya pala umiiyak yung opo ko. Nakita ka niya? Takot kasi yun sa mga mabalbas na tao eh. Akala niya kasi ay Bombay na kumukuha ng bata. Pagpasensyahan mo na yung makulit kong apo, iho ah. Nakangiting tugon naman ni Aling Nena. Wala po yun, Aling Nena. Kahit ako nung bata pa ako, ay takot rin po ako sa Bombay. Natatawa ang pahayag naman ni Jonas sa sinabi ng matanda. O siya, iho. Maiwan na muna kita dito ah. Ayaw nga pala. Yung soft drinks ibibigay ko na sa'yo. Kukunin ko dito sa rep. O yan, iho. Sasabihin ko sa anak ko kung ilan yung bibilin mong pancake. Siya kasi yung tagagawa doon sa loob. Siya rin yung mag-aabot sa'yo mamaya. Hintay ka lang saglit ha. Pamamaalam ni Aling Nena. At pumasok na sa loob. Kahit naiwang nag-iisip si Jonas kung sino kaya yung anak nito na mag-aabot sa kanya. Makaraan ng ilang sandali ay dumating na ito. At nagulat na lamang siya kung sino ito. Ito yung nakakalaro niya noong 10 taong gulang pa lamang siya. Claudia? Ikaw na ba yan? Gulat na tanong niya rito. Ngunit bahagyang nakangiti. Hanggang sa maya-maya pa,
ay nakita niya na parang minumukhaan siya nito. At hindi nagtagal ay gumuhit ang matamis na ngiti sa labi nito. Baka sa anyo ng babae ang pananabik sa kanya. Oo, ako nga si Claudia. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Jonas, hindi ba? Yung madalas kong nakakalaro noon at tagapagtanggol ko sa mga bullying bata. Kamusta ka na? Sobrang tagal nating hindi nakita. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakabalik dito sa probinsya. Naging busy kasi ako noon sa Maynila eh. Wika naman ni Claudia. Ito ayos lang. Hindi man nakapagtapos ng pag-aaral ay may trabaho naman kahit papaano. Kahit nakakaraos rin sa araw-araw. Isang taon rin tayo halos naging magkaibigan noon ah. Diba? Tatandaan mo ba yon? Ikaw Claudia, kamusta ka na? Kanino nga palang anak yung batang natakot sa akin kanina? Ang sabi ni Aling Nena ay natakot raw sa akin yung bata dahil sa balbas ko. Pasensya na ah. Pangit na yung kaibigan mo. Natatawang wika niya. Hindi ah, hindi ka pangit. Bagay sa iyo yung may balbas. Para kang isang Mexican actor. Kamukha mo nga yung isang artista doon eh. Napakagwapo nun. Siya nga pala. Anak ko yun. Ang pangalan niya ay Christian. Nakipaghiwalay ako sa ama niya dahil sugalero yung taong yun. At nang bababae pa. Eh ikaw, may pamilya ka na ba, Jonas? Tanong ni Claudia. Dahil sa narinig, biglang nawala ang ngiti ng binata. Nanlumo siya dahil ang buong akala niya ay dalaga pa ito. Ngunit sandali lang iyon dahil muli siyang umiti at baka kasi mahalata nito na siya ay nalungkod. Ah, si Gonzalo? Napakagwapo nga nun. Samantalang ako naman ay medyo lang. Kaya hindi naman kami magkamuka. Natatawang sambit ng binata. Wala pa akong pamilya, Claudia. Wala pa sa isip ko yun. Basta, saka na lang. Yung pancake nga pala, Claudia. Baka hinihintay na ako ni Mama. Ito nga pala yung bayad ko. Sagot ni Jonas, sabay abot ng pera. O heto, Jonas. Masaya ako na nakita ulit kita. Wika nito. Masaya rin ako na nakita kita, Claudia. Totoo nga ang kasabihan na sobrang late lang ng mundo. Paano ba yan? Uwi na ako ah. Ibabalik ko na lang bukas yung bote ng soft drinks. Pamamaalam ni Jonas at naglakad na pa uwi. Hindi alam ni Jonas kung bakit siya nasaktan nang malamang meron na palang anak ang kanyang kaibigan. Palibasa, noong maliit pa lamang sila, ay mayroon na siyang lihim na pagtingin dito. Katunayan nga niyan, ito yung kauna-unahang crush niya dahil napakaganda nito dati at hanggang ngayon rin naman. Noong tumungtong nga si Jonas ng teenager, nangarap siya na muling babalik si Claudia at pakakasalan niya ito. Subalit may nauna na pala sa puso nito. Kaya't ganoon na lamang ang panghinayang niya. Nang makauwi na ng bahay, ay nagsalo sila ng kanyang ina sa kanilang merienda. Nagtanong pa nga ito kung kanino bumili dahil iba yung lasa kesa sa huling nakain ito noong nakaraang limang buwan. Kaya syempre, sinabi niya na si Claudia na ang tagaluto. Kakarating lang nito, kaya't gulat na gulat si Aling Melba. Matagal na kasing hindi nagpakita yung batang iyon at kahit yung ina nito na si Aling Nena ay walang balita noong nasa Maynila pa ito. Kaya't natanong ni Aling Melba kung kamusta na ito. Sinabi naman ni Jonas ang kalagayan nito. Ang dagdag pa niya, mukhang nakapagtapos naman si Claudia sa pag-aaral. May nakasama lang na irresponsableng lalaki, kaya't naging dalagang ina. Nahinto sa kinakain si Aling Melba habang tinitignan siya. Uminom lang ito sandali ng soft drinks bago ito muling nagsalita. Nararamdaman kong malungkot ka dahil nalaman mong may anak na pala yung kaibigan mong yon. Naalala ko noong maliit ka pa lamang. Madalas mong ikwento kung gaano mo siya kakrush. Alam kong may pagtingin ka pa rin sa kanya hanggang sa ngayon. Dalaga siya. May anak nga lang. Hindi pa naman pala siya kasal. Ikaw binata ka pa. Kahit walang problema yon kung may anak man siya sa pagkadalaga. Ang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon. Kung mahal mo siya anak, eh diligawan mo na bago pa siya mawalang muli sa'yo. Dahil sa payo ng ina, ay napaisip ng malalim si Jonas kung itutuloy pa niya ang panliligaw o kung hindi na lang. Wala pa siyang desisyon sa mga sandaling iyon kahit nag-iisip siya habang kinakain ng merienda. Sa mga sumunod na araw ay medyo malabo pa rin ang kanyang pagpapasya. Nagpunta lang siya sa tindahan
para isauli ang bote ng soft drinks. Nasilayan niya na naroon ulit ang anak ni Claudia na si Christian. Naglalaro ng laro ang kotse. Hindi na ito natakot sa kanya at bagkos ay sinabihin pa siya nito na papa, kahit napatawa na lamang siya. Ito nga pala yung bote ng soft drinks, Claudia. Hindi na natakot sa akin si Christian, ha? Siya nga pala, kukuha ako ng 4 na pancakes sa'yo. Baon ko mamaya sa trabaho. Ngiting saad ni Jonas. Paano ba naman kasi? Inahit mo na yung balbas mo, kaya hindi na natakot sa'yo yung anak ko. Nagmukha kang bata at ang linis mong tignan. Siya nga pala, mabuti ay nagustuhan mo yung luto ko. Tugon naman ni Claudia. Ikaw talaga, Claudia. Kailan ka pa natutong mangbola? Masarap kasi yung gawa mong pancake kumpara sa iba. Tama lang yung tamis at malinamnam pa. Pahayag naman ni Jonas. Napangiti naman ng matamis ang babae at saglit itong nagpaalam na gagawa ng pancake. Sa kanyang paghihintay ay nagulat siya na huminto sa paglalaro ang bata. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya sa binti. Bulol nitong sinabi ang mga katagang, Papa? Ikaw ba yan? Sana ikaw na lang si papa ko para hindi na ako malungkot. Biglang naantig ang damdamin niya nang makitang lumuluha ang bata na may kasamang uhog. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito dahil naranasan niya ang maging ulila. Mabuti na lang ay may kumukop sa kanya. Sa isip-isip ni Jonas, itong si Christian ay nawalan ng ama dahil sa pagiging pabaya ng kinakasama ni Claudia. Kaya tinagod-hagod niya na lamang ang buhok ng bata para tumahan ito. Makaraan ang ilang sandali ay huminto na sa pag-iyak si Christian at naabutan pa nga sila ni Claudia habang sila ay naglalaro, kahit masaya sila nitong pinagmasdan. Aba, mas sumasaya sa paglalaro si Christian ngayon, ha? Para kayong mag-ama. Eto na nga pala yung pancake mo, Jonas. Mainit-init pa ito. Wika ng babae. Kaya tumayo na si Jonas, binayaran ng babae at iniabot ang binili. Kanina kasi Claudia, umiiyak siya. Sana ako na lang raw yung papa niya. Nakakaawa yung anak mo. Malas sa ama, pero hayaan mo, kapag may oras ako, pupuntahan ko siya rito. Kailangan niya rin kasi na may ituring na ama. Siya nga pala, ano nga pala ang number mo? Para maabisuhan kita kung kailan ako pupunta. Walang pagdadalawang isip na tanong niya. Napatitik sa kanya si Claudia, ngunit hindi nagtagal, ibinigay na nito ang numero sa kanya. Kaya't magmula noon, ay naging mag-textmate silang dalawa. Pag-uwi niya lang galing sa trabaho ito, nakakapalitan ng mensahe. Madalas rin siyang magbigay ng abiso kapag pupuntahan niya si Christian. Minsan pa nga, ay nagre-regalo siya ng laruan at pagkain sa bata. At syempre, bulaklak para kay Claudia. Sa tuwing tinatanong siya ng babae kung para saan iyon, hindi niya naman sinasabi. Idinadahilan niya lang na regalo rin ito para sa kaibigan na si Claudia. Alibay pa nga niya na pangit raw kasi kung anak lang ang meron. Nakakalaro ni Jonas Christian tuwing day off niya. Kahit lumilipas ang mga araw na lumapit ng tuluyan ang loob ng bata sa kanya. Patuloy namang nagbibigay ng bulaklak si Jonas sa babae. Hanggang sa isang araw, noong pumatak muli ang day off niya, niyaya niyang mamasyal si Claudia kasama ang anak nitong si Christian. Pumayag naman ang babae. Pero nang sandaling iyon, dito na nagtanong ng seryoso ang kaibigan sa kanya. Jonas, isang buwan na ang lumipas magmula ng patuloy kang nagbibigay ng tatlong rosas sa akin, ha? Sa pagkakaalam ko kasi, yung tatlong rosas ay may ibig sabihin. Kahit sabihin mo na regalo mo ito sa akin, hindi ako bulag para hindi ko makita yung pagtsatsaga mo para puntahan kami ng anak ko dito. Nililigawan mo ba ako, Jonas? Tanong nito sa kanya. Sandaling natigilan si Jonas hanggang sa nagtapat na rin siya sa wakas. Oho, Claudia, nanliligaw nga ako. Noon pa man na bata pa tayo, ay may nararamdaman na ako para sa'yo. First crush kita. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa'yo. Kaya kung pupwede, tanggapin mo sana ang opisyal ko na panliligaw ko sa iyo ngayon. Umaasa naman ako na balang araw ay sasagutin mo rin ako. Handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Nangangako ako na tatayo akong ama ng iyong anak. Hinding-hindi ko kayo pababayaan gaya ng pagpapabaya ng dati mong kinakasama.
aalagahan at poprotektahan ko kayo ni Christian. Napatitig naman sa kanya si Claudia. Ramdam niyang naantig ang puso nito sa kanyang nabanggit. Hanggang sa hindi nagtagal, ay nagsalita na ito. Nararamdaman ko na totoo ang sinasabi mo. Alam ko yun. Napakaganda ng hangarin mo sa aming mag-ina. Kaya oo, hayaan kitang manligaw. Sana ay huwag kang magsasawa, Jonas. At maintay mo pa rin ako. Pasensya na kung kinakailangan mo pang manligaw, ha. Alam mo naman kasi, dumaan na ako sa maling tao. Kahit kailangan kong gawin ito. Napangiti si Jonas at nagsabing, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan kita. Kung ako yung nasa katayuan mo, baka ganun rin yung gawin ko. Napangiti naman ang babae. At maya-maya pa, ay niyakap silang dalawa ni Christian na noon ay nakabihis na para sa kanilang pamamasyal. Binihisan ito ni Aling Nena. Ang sabi pa nga ng bata habang yakap pa rin sila ay, Mama at Papa, ang sweet nyo naman. Kaya't nagkatinginan ng matamis silang dalawa habang nakatingin sa isa't isa. Hindi nagtagal ay napagpasya na nilang umalis para mamasyal. Ipinag-ingat naman sila ni Aling Nena na noon ay kanina pa nakikita ni Jonas na parabang namumula ang pisngi nito. Tila kinikilig ito ng palihim sa kanilang pinag-uusapan. Hindi pa man sila nagkakatuluyan, alam niyang boto ito sa kanya. Samantala, nagpunta silang tatlo sa zoo dahil ang sabi ni Claudia ay gusto itong puntahan ng kanyang anak. Tuwang-tuwa naman ang bata dahil nakita na nito ang mga hayop na noon ay nasisilayan lang sa telebisyon. Pagkatapos sa zoo, ay nagtungo rin sila sa peryahan. Sumakay sila sa pirate ship at syempre, hindi nila sinama si Christian dahil baka umiyak lamang ito. Pinaiwan lang nila ito sa isang staff sa nabanggit na ride. Silang dalawa lang ang sumakay at magkatabi at sa kasamaang palad, sa ulayan sila na pwesto na ibig sabihin, mas malakas ang impact ng pagduyan ng pirate ship kapag ito'y pinandar na. Sa unang bugso ng ride, ay medyo mahina lang ang sigawan ng mga tao. Samantalang silang dalawa ay tahimik lamang. Subalit habang patagal ng patagal, ay palakas ng palakas ang duyan. Hanggang sa sumisigaw na nga si Claudia dahil sa lula at takot. Dahilan upang mayakap niya si Jonas. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nagkatinginan sila ng malapitan. Hanggang sa pinutol na lang ito ng binata at kunwari ay natatakot rin habang sumisigaw. 10 minutong nagtagal ang ride hanggang sa natapos rin ang pagduyan sa kanila. Kahit ang nararamdaman noon ni Jonas ay labis na tuwa at syempre halos mapaos na rin siya dahil sa kakasigaw. Pagkatapos noon ay dumiretso silang tatlo sa restaurant para kumain at makaraan ito'y umuwi na sa kanila. Nagpasalamat naman si Claudia kay Jonas sa pagyaya nito na mamasyal silang mag-ina. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang pagbisita ni Jonas sa tirahan nila Claudia para ligawan ang babae at makabanding ang anak nito. Isang gabi, maagang natapos sa trabaho si Jonas kaya't maaga siyang nakauwi. Dadatnan niya ang ina na nanonood ng balita sa telebisyon. Tutok na tutok ito sa balita patungkol sa gyera sa Mindanao. May ilang sundalo na rin raw ang namamatay dahil sa matinding bakbakan. Laganap rin sa lugar ang pag-aambush. Nay, huwag na kayong mag-alala. Nasa ligtas po na kalagayan si Papa. At isa pa, malaki yung pananalig niya sa Diyos. Magaling rin siyang mandirigma. Hindi siya mapapano, wika ni Jonas. Pinatatag niya ang loob ng kanyang ina. Yan ang pinapanalangin ko anak araw at gabi. Napakahirap talaga kapag nasa malayo siya. Habang hindi ko nakikita, mas lalo akong kinakabahan. Lalo't bawal pa naman ang cellphone sa kanila, tugon ni Aling Melba. Kahit buong suyo itong inakbayan ni Jonas. Para kahit papaano, ay matanggal ang kaba na nararamdaman nito. Lumipas lamang ang isang linggo, dito nila nabalitaan ang nakakagimbal na balita. May tumawag kay Aling Melba na may mataas na katungkulan sa Philippine Army. Ayon dito, ay patay na raw si Filippo Gustillo. Natambangan raw yung grupo nito. Iuwi raw yung bangkay sa kanila makaraan ng 2 araw. Kaya't halos pagsakluban ng langit at lupa ang mag-ina. Humagulgol sila habang nalulupasay sa sobrang hinagpis.
nawalan sila ng pinakahaligi ng tahanan sa pamilya. Makalipas ang 2 araw, sa bahay ibinurol si Mang Pilipo at agad ring inilibing makaraan ng 1 linggo. Patuloy na nagluluksa ang mag-ina. Hindi na nakakabisita si Jonas kila Claudia, kahit ito na mismo ang nagpupunta sa bahay, kasama ang anak na si Christian para damayan siya. Maraming salamat sa inyo ni Christian, Claudia. Baka kung hindi dahil sa inyo, nagpatiwakal na ako dahil sa sobrang pagluluksa kay Papa. Napakasakit sa akin ng pagkawala niya. Wika ni Jonas. Wala yung Jonas. Tinutumbasan ko lang yung ginagawa mo sa aming mag-ina. Hayaan mo balang araw ay makakabubon ka rin. Tugon naman ng babae. Pero makaraan ng 2 buwan ay nagkasakit si Aling Melba. Ayon sa doktor na tumingin, ay nagkaroon ito ng diabetes. Simula kasi ng mabiyuda, ay kain na ng kain ng matatamis ang ginang. Para kasi kay Aling Melba, ang pagkain lamang ng matatamis ang tanging paraan upang malimutan ang alaala na iniwan ng kanyang asawa. Kumbaga nag-stress eating ito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, palala ng palala ang kondisyon ni Aling Melba. Ang ikinakatakot ng doktor ay ang komplikasyon na mangyayari dahil malala na ang diabetes nito. Hanggang sa isang araw, sandaling nanggaling si Jonas sa bahay nila Claudia para kamustahin ang mga ito. Mahaba-haba ang kanilang napag-usapan. Paano ba naman kasi? Naasikaso niya ang kanyang ina bago niya ito iwan ng bahay. Napakain niya na rin ito, subalit napagpasya niyang sa bahay na lang ipagpatuloy ang kwentuhan. Kahit dinala niya si na Claudia at Christian roon. Pagpasok nila sa tirahan, nasilayan nilang may nangyayaring masama sa ginang. Diyos ko po, anong nangyayari kay Mama? Bakit nakatirik ang mga mata niya at parang nahihirapang huminga? Ma! Ma! Sumagot ka, Ma! Anong nangyayari sa inyo? Gulat na reaksyon ni Jonas habang tinatapik-tapik ang kanyang ina. Sa tingin ko, inatake siya sa puso. Dalhin na natin siya sa ospital, saad ni Claudia. Kahit nagtulungan silang 2 sa pag-alalay kay Aling Melba, hanggang sa sumakay sila ng tricycle, papuntang Pagamutan. Pabuti na lamang at naagapan ang kanyang ina, kahit ligtas na ito mula sa nakaambang kamatayan. Gising, Jonas! Gising! Kailangan mo munang kumain, wika ni Claudia, habang siya'y marahang tinatapik. Kahit nalimpungatan siya at tinignan ng ina. Ayos na ang paghinga nito base sa nakikita niya sa monitor. Nasaan si Christian at bakit hindi mo siya kasama, Claudia? Tanong niya. Inuwi ko na dahil kanina pang umiiyak. Tanong kasi ng tanong sa akin kung ano raw bang nangyari kay Aling Melba. Nag-aalala raw siya sa lola niya. Kain ka muna. May dala akong pagkain. Nakangiting tugon naman ang babae. Bahagyang napangiti si Jonas, ngunit alam niyang naroon pa rin ang labis na pag-aalala para sa kanyang ina. Hanggang sa sinulyapan niya ito habang ito ay natutulog. Simula pa ng pagkabata ay naulila na ako sa pamilya. Maaga silang kinuha sa akin dahil sa malakas na bagyo. Nasaksihan rin ng 2 mata ko kung paano sila tinatangay ng baha habang humihingi ng tulong. Gusto ko sana silang tulungan kaso wala akong magawa eh. Mahina pa ang munti kong katawan para labanan ng rumaragas ang tubig. Palibasa, napakabata ako pa noon. Mapalad ako na merong umampun sa akin. Sila Mama at Papa yon. Ngunit parang bumabalik na naman yung nakaraang bangungot ng buhay ko. Unti-unti silang kinukuha sa akin ng tadhana. Una si Papa. Pangalawa, hindi ko alam kung habang buhay ko pang makakasama si Mama. Parang sumasariwa na naman ang alaala ko. Alaalang nung trahedya na nagdulot sa akin ng pangungulila sa pamilya. Mauulila na naman ba ako, Claudia? Ayaw ko pang mawala si Mama dahil mahal na mahal ko siya. Masakit sa dibdib ko na nakikita siyang may sakit. Umiiyak na pahayag ni Jonas. Samantalang si Claudia naman ay hinahagod-hagod ang kanyang likod. Maya-maya pa ay may sinabi ito sa kanya. Talagang maswerte ka, Jonas. Kanina kasi ay tumawag yung kuya kong doktor sa ibang bansa. Uwi raw siya dito sa Pilipinas sa Makalawa para magbakasyon sa loob ng 6 buwan. Yung kuya kong iyon ay nanggagamot rin ng diabetic sa ibang bansa. Kaya't pinakausapan ko na gamutin si Tita Melba. Sinabi ko sa kanya
na malapit ang loob ko sa mama mo dahil magiging biyanan ko siya balang araw. Kaya't nabanggit ko na sana ay libre na lang. Ayos naman raw kay kuya yon dahil gabay lang ang kailangan ni Aling Melba. Hindi naman raw yan cancerous na kailangan ng operasyon. Kailangan lang raw na may magbabantay sa pagkain at pati na rin sa pag-inom ng tamang gamot. Sisigla ulit si Tita Melba. Hindi man mawawala ang pagiging diabetic niya, manunumbalik naman sa dati ang kalagayan niya. Dahil sa kanyang narinig, ay nabuhayan bigla ng loob si Jonas. Maraming salamat sa tulong niyo, Claudia. Pero anong ibig sabihin na magiging biyanan mo si Mama balang araw? Ang kahulugan ba nito ay sinasagot mo na ako? Tanong niya. At agad namang tumango ang babae. Kaya tumayo siya at niyakap ng pagkahigpihigpit ang nobya. Hindi nagtagal ay nagsalita si Claudia. Pasensya na kung ngayon lang kita sinagot, Jonas, ha? Natatakot kasi ako na baka maulit muli ang nakaraang relasyon ko. Alam mo ba noong nasa raid tayo, yung sa pirate ship, at nang magkatitigan tayo, parang gusto ko nang sabihin sa'yo na mahal kita. Tinatalo lang ako ng trauma. Trauma na baka mali ulit yung taong pipiliin kong mahalin. Pero nararamdaman kong ikaw na talaga, Jonas. Ikaw yung makakasama ko habang buhay. Mahal na mahal kita at ayaw kitang mawala sa akin. Wika ni Claudia habang masuyo siyang inaawakan sa pisngi. Papatunayan kong tama akong tao para sa iyo, Claudia. Hindi kita bibiguin. Mamahalin ko kayo ng buong puso ni Christian at ituturing ko siyang anak. Sabi ko naman sa iyo, diba? Ikaw yung unang babaeng nagpatibok ng puso ko at ikaw na rin ang magiging huli. Mahal na mahal rin kita at mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Tugon naman ni Jonas hanggang sa unti-unti nang nagkalapit ang kanilang mga labi at nilasap nila ang tamis ng pagmamahalan. Para kay Jonas, wala nang sasaya pa sa araw na yon. Lumipas ang mga araw, dumating na galing sa ibang bansa ang kapatid ni Claudia. Kaya't ito na ang tumitingin kay Aling Melba. Bantay sarado ang bawat kinakain nito at maging ang pag-inom ng gamot. Kaya unti-unti nang nakarecover ang ginang. Malakas at masigla na ito kumpara noon. Makaraan ang 6 na buwan, sa pagbabalik ng doktor sa ibang bansa, ay natutunan na rin ni Jonas ang tamang pagbabantay ng pagkain at pagbibigay ng gamot sa ina. Pati herbal na iniinom nito ay alam na niya. Kaya't kahit wala na ang kuya ni Claudia, hindi na problema para sa kanya ang mga dapat gawin. Walang mangyayaring hindi maganda kung meron lamang titingin dito. Salit-salitan sila ni Claudia. Kapag kasi nasa trabaho siya, ang babae ang tumitingin. Hanggang sa dumating ang araw, matapos nila itong ipalaboratory sa ospital, ay bumaba na raw ng tuluyan ang blood sugar ni Aling Melba. Malayo na rin siya sa mga komplikasyon. Hindi pa rin naman mawawala ang pagiging diabetic nito. Pero malayo na talaga sa panganib ng kalusugan. Dahil sa labis na kasiyahan, nagiyang magpakasal si Jonas kay Claudia. Naging magkaisang dibdib sila at makaraan ng 1 taon ay binayaan sila ng 1 anak. Kaya't paniguradong kuya na itong si Christian.